Bukod sa kanilang kultura at masasarap na putahe, kilala rin ang San Pablo Laguna sa kanilang kakaibang likas na yaman. Ang kanilang pitong lawa na pangunahing pinanggagalingan ng mga tilapia ang ibinebenta sa malalaking bahagi ng San Pablo at sa mga karatig bayan nito. So, eto na nga. Officially, tag-ulan na. And pag mga gantong panahon, kailangan talaga meron tayong hinihigop na sabaw. And of course, marami rin sa atin, medyo conscious doon sa type ng putahe na isineserve natin. So if you want to be on the healthier side, this dish is definitely for you. We will be doing tilapia turmeric soup. So ito, bagong harvest yung ating luyang dilaw. Tinatanggalan ko lang ng balat because this will serve as our base doon sa ating masarap na sabaw na hihigupin mamaya. So meron na ako ditong saktong amount. So ready na yung mantika natin. Nainit na siya. Okay na rin yung tilapia natin. Nahugasan na, natanggalan na ng kaliskes at saka bituka. Fry natin mabilis. And habang piniprito natin yung ating tilapia, bubuoy naman natin yung ating pampalasa. Yung pinaka-base ng ating soup, gamit ang ating ginger, syempre yung ating luyang dilaw, at konting sibuyas. So meron tayong almeres dito. Lagay lang natin yung ating luya, turmeric, tsaka yung onions. Kung meron kayong blender, pwedeng-pwede nyo rin siyang gamitin. So kagandahan sa dish natin, hindi nyo kailangang magprito ng isda para lang sa putahe na to. Kung may mga leftover kayo, pwedeng-pwede nyong gamitin as garnish or parang part ng stock ninyo. So what we're doing here is hinihimay lang natin yung pinakalaman para yun nga, isasapaw natin mamaya doon sa ating pinakasoup. So using the same pan, binawasan ko lang ng mantika. Lagay na natin yung ating aromatics. Paste na ito. So bali, isasangkot siya lang natin to hanggang medyo ma-reduce. Lumabas yung natural niyang oils. Saka natin ilalagay yung ating mga tinik. Bubuhusan ng tubig at gagawa tayo ng napakasarap na kaldo. And guys, since we're using with fresh spices, medyo mas kaya nitong tagalan yung init. Pwede kayong magluto sa high heat or kung gusto nyong medyo kontrolado ninyo or mas komportable kayo, kahit medium-high heat, pwede na rin. So yan, kita nyo, reduce na siya. Ilalagay ko lang yung ating fish bones or tinik. And yung ating tubig. So para talagang lumabas yung lasa ng ating mga nilagay dito na tinik, tsaka yung pinaka-essence ng ating spices, pakukuloy natin to ng mga at least 30 minutes to 45 minutes. So ito, nakailang banturin ako ng bagong tubig kasi nagre-reduce siya ng kaunti. So dinadagdagan ko lang para mas marami tayong sabaw na mahigop. So tatanggalin ko lang yung malalaking tipak ng tinik. And of course, make sure lalong-lalo na pag may batang kakain na walang matitira ni isa. So ito na yung ating kaldo o yung ating stock. Kung makikita nyo, ang ganda na nung lapot niya. And at this point, pwede na tayo mag-adjust nung kanyang timpla. This is a very important tip since yung pinaka-bida ng ating soup is yung ating turmeric. Alam naman nating lahat, very healthy ito. And kung gusto mong mas ma-absorb ng katawan mo yung health benefits niya, meron pong kailangang idagdag para mas ma-activate or kumbaga yung chemical reaction na mangyayari is papasok na maigi sa ating katawan. Kung ano man yung nutrients na meron yung ating turmeric. So it's very important na susundan nyo siya ng konting paminta.
So kahit gumagawa kayo ng turmeric tea or sa gantong lutuin, para totally ma-absorb ng katawan ninyo yung health benefits ng turmeric, kailangan nyo siyang i-activate ng paminta. I-finish na natin by putting in our sotanghon. Pwede kayong gumamit dito ng miswa, kahit kanton, kung trip ninyo, habang niluluto natin yung ating noodles, na-prep ko na yung ating garnish. Again, kahit anong trip ninyo, for me, lalagay lang ako ng repolyo, bean sprouts, tsaka onion leeks. Lalagay din ako ng itlog kasi may nakuha tayo ditong fresh galing sa farm mismo. So ito, ganun kabilis, pwede na tayo mag-plate. Ang gusto ko lang pag nagamit ako ng turmeric, na pag nasobrahan mo yung gamit or yung lagay, hindi siya kagaya ng luya na tumatapang yung lasa. So nandun pa rin yung banayad na hagod ng ating luyang dilaw. Tsaka dahil may paros tayong konting luya, maganda yung combination niya. And then, for this recipe, napaka-flexible kasi pag gusto nyo mas maasim, lagyan nyo lang ng acid, kalamansi, lemon, or kung ano pa. Kung gusto niya medyo creamy, lagyan niyo ng gata, panalong-panalo pa rin to. So, the best to